Okay, magandang araw sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa lahat ng aking mga subscriber, sa mga nanonood ng aking mga video, supporters. Ayan. Siyempre, nandito na naman tayo sa ating gawain sa araw-araw, yung paghahanda ng ating pagkain. So, ngayon guys, gagawa po ako ng pork steak. Ayan, syempre, hinugasan po natin ng mabuti yung ating karne. Ayan, para malinis, syempre. At saka, pinatulo ko siya guys para ma-stain yung tubig sa karne para pagbabad natin. So, hindi lasang tubig yung ating magiging sauce na gagawin na ibababa dito sa ating pork steak. So guys, abangan nyo ang mga susunod pa na mga aking mga proseso sa paggawa ng aking pork steak. Ayan. Ayan guys, ito na yung ating karne kanina na pina-stain natin. Ayan. So in-slice po natin siya ng ano, yung cubes. So tama lang yung nipis niya guys. So kayo na po ang magtsantsa kung ano kalaki ang gusto nyong slice. So ang gagawin natin ngayon guys, ibabad na natin sa ating inihandang sauce, no? So ito po yung kanyang mga ingredients para sa ating pambabad sa ating pork steak. Syempre, andito yung toyo. So, andyan si calamansi. Ayan. Tapos meron tayong sugar, paminta, at saka bawang. So, yun guys, yung gagawin lang natin, pagsamasamahin natin sa isang empty na bowl, no? Dito. So, ilalagay natin dito lahat ng ingredients na ating na-prepare. So, i-mix natin siya. Tapos, pag na-mix na, ibubuhos natin dito sa ating karne. No, so, ayun guys, imimix na natin ang ating gagawing pambabad sa ating pork steak. So, ito na po yung ating ginawang sauce. Pinagsama-sama na natin dito sa isang lalagyan. So, imix natin para matunaw yung sugar na inilagay natin, no? Ayan. Siyempre guys, titikman nyo rin, no? Ayon sa inyong panlasa kasi iba-iba din tayo ng panlasa. So kailangan tikman nyo. So pagka ano na, pag okay na yung pag mix natin ng ating sauce para sa ating pork steak, so pwede na natin ilagay doon sa ating karning baboy. So ganun lang kasimple guys, no? Mabilis lang siya gagawin. So wala nang daming ano proseso. So mahirap lang siguro ang pagprito ng karne, no? Pero pag gamay mo na guys, mabilis lang 'yan. So ayan, i-ano na natin. Ilalagay ko na dito sa aking na slice na karne ang ating sauce. So, aking munang titikman kung tama yung timpla. No. So, yung soy sauce ko, hindi ko na muna nilagay lahat. No. So, para ano, hindi din maalat. Hindi matabang. So, tama lang. No. So, kailangan talaga tikman nyo rin. So, ang importante guys ha, yung ating karne, na-stain nyo siya para mapatulo yung tubig. Para yung tubig ng karne, no, matanggal. Para yung ating pork steak, hindi maglasang tubig, no. Hindi kinakain ng tubig yung ating sauce na ginawa. So, ayan, ilalagay na natin sa ating ginawang ano. Ayan, di ba? So, ito na guys. So, hinalo na natin yung sauce na ginawa natin sa ating karne. Ayan, so ibababad na muna natin siya sandali.
Isang oras, pwede na siguro. Bago natin prituhin. Tapos guys, yung pinagbabara ng ating pork stick, yung sauce niya, yun ay gagawin din nating sauce. Lulutuin ko yun siya ulit. Tapos pagka tapos natin prito ng ating pork stick, syempre, so ibabalik ko siya sa aking pinagprituhan at saka ako ibubuhos ulit doon yung sauce nating niluto, no? Para yun ang pinaka sauce niya ay hindi siya dry. So malasa pa rin siya kasi yung sauce na ginawa natin, so hindi na sayang, hindi natin naitapon. So sinama pa rin natin sa ating pork stick. So no need na ng mga sauce na kailangan isausaw o ano, kasi yung pinaka sauce niya yun ang aking gagawing sauce din ng ating pork stick. Ayan. So abangan niyo na lang guys ang aking pork stick alabing na. So ito na guys yung ating pork stick, no, na inihanda. Giprito na natin. So ang ginawa ko guys, inuna ko yung ano, may taba-taba siya para yun ang pinaka gagawin nating mantika. So ayan siya. Ayan, tumahol na naman yung aming kwan. Aso. Yun yung aking background. So kailangan guys, 'wag yung lutong-luto. Kailangan half cook lang siya para ano. Ay, hindi naman siya half cook, yung tama lang na ano, kasi pag masobrang luto siya, matigas din 'to yung karne. So ayan, nagmamantika na yung ating kwan. Karne. So, antayin lang natin na mag-brown. Tapos ating ano, babalik ka rin. So, ayan yung ating pork stick. Ayan yung laman. So ayan, ilulutuin na po natin yung ating ano, sauce na pinagbabaran. Ayan. Ito yung ating giprito na pork stick natin. Lulubog natin dito guys. Ayan. Para mahalo yung ating lutong sauce. So, mainit. Ano? Haloin lang natin yun dyan.
hanggang sa ma-absorb yung sauce na ginawa natin. So, para hindi rin dry yung ating carne, guys, no? So, hindi nasayang yung ating sauce na pinagbabarang dito sa ating pork steak na ginawa. So, may ilalagay pa ako, guys. Wait lang. So, lalagyan ko rin po ng sibuyas na puti. Ayan. Ipahuli natin yung ating white onion, guys. Kasi para pang ano lang yan, pang flour lang yan dyan sa ating pork steak. Na. Kumbaga parang pang-attract lang siya, guys. So, ayun. So guys, yan po ang ating pork steak adabeng, no? Yan po yung aking version. So hindi, napakasimpleng gawin lang. So hindi tayo na mahirapan sa mga paggawa ng kanyang mga ingredients, no? So yun lang, guys, hanggang dito na lang ang aking video for today. Pag inyo nagustuhan ang aking video, please like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. Thank you, guys, and I love you all.